Kayo po ay nanonood sa UCF-TV. Subaybay ng ating programang Bible Study on the Air. At kami po ay lugod na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig. Hindi lang tagapakinig, ano? Tagapanood pa. Oo. At sa araw po ito, ang ating pumpaksain ay yung word na justification. Before that, we're going to have an opening prayer. Pangunahan po ito ni Pastor Ryan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito na kayo po yung nagkaroon ng pagkakataon na muli pag nilay-nilayan ang iyong salita. We ask for your Holy Spirit na gabayan po kami. Kayo po yung maging teacher namin mga panelists, ganun din po yung teacher, Panginoon, na mga manunood po ngayong gabi upang maunawaan po namin ang importansya ng justification at kung gaano kalaki ang sinakripisyo niyo po upang kami po ay maligtas. At maraming salamat, Panginoon, sa regalong ito na binigay niyo po sa amin. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po at salamat sa Panginoon. At muli po tayong magpapasahim papawid ng ating programang Bible Study on the Air. At ating pong text ngayong araw ay yung Romans chapter 5. Verse 1 and 2. Pastor James. Halika po, basahin po natin sa New King James Version po. Sabi po dyan, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom all also we have access by faith into His grace, this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Yun, praise God, oo. At biyan, ano? Actually, hanggang verse 19 yan eh. Pero gagawin natin shortcut muna sa oras na ito. At ang ating pong paksa nga po ay yung word na justification. Ayan, before anything else. Kasi parang nasi-shortcut yung word na salvation eh. Parang pagka sinabi natin yung word na salvation, kadalasan po sa mga tumatanggap sa Panginoon eh, yun po nagiging tatak sa isip yung salvation. Nakakalimutan yung process. May process kasi bago nagpunta ng salvation eh. Amen. Pastor mo. Napakalaga nga po yung pastor eh. Kasi kung maintindihan po natin mismo yung proseso na yun, eh atin pong mapapahalagahan kung ano man po yung nangyari. Mm-hmm. Oo, nangyari po bago po tayo talaga nabuo, nakuha natin o nabigay sa atin yung salvation na galing sa ating pong Panginoong Diyos. Mm-hmm. Kasi minsan hindi na mapapahalaga ng tao yung pastor kung hindi niya po talaga naintindihan yung nangyari sa'yo o nangyari na ginawa ng ibang tao para doon sa proseso na yun. Yung salvation kasi, it's a finished product of God's grace. No? Ang gusto natin pag-aralan ngayong araw, yung prior, no? Yung prior to justification, bago po yung status ng isang tao, bago po yung word na justification. Of course. Yung ano, Pastor, justification, ano yan eh, dalawang bagay yan na nangyari kung bakit nasabi nating justification. Mm-hmm. Ang una kasi dyan yung ano eh, yung pinatawad tayo ng Diyos.
Mm-hmm. Yung kasing pagpapatawad ng Diyos, yun yung naging susi o naging daan upang magkaroon tayo ng parang tinatawag na pagbabalik sa Kanya. Kaya nga yung nakaraang topic natin, yung repentance. Kailangan kasi makabalik tayo sa Diyos eh. So hindi tayo pwede ma-justified kung wala munang repentance na nangyari. Ayun, may mga step by step. May step kasi yun eh. Eh ngayon, pagkatapos na tayo ipatawarin ng Panginoon dahil sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, yun kasi yung naging daan eh. Mm. Eh ngayon, idinideclare ngayon tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, I now declare you sinless. I now declare you righteous. I now declare you holy and sanctified. Parang binibigyan ngayon ng declaration ng Diyos, gina-justify kanya. Yun yung word na justification. Eh kasi ang nature ng demonyo ay accuse ka eh. Ayun nga. Kaya kailangan alam natin yung proseso so that we would really understand what is prior or justification prior to salvation. Tsaka dito pa sa justification, may kita po natin yung isang katangian ng Diyos na siya po ay isang Diyos na may hustisya. Dahil po tayo ay mga makasalanan, hindi naman niya maaring parang baliwalain na lang yun kasi wala sa kanyang pagkatao bilang Diyos na parang i-look over na lang. Kundi, siya pa yung nagbigay ng kapalit. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang si Kristo ang mamatay, magbayad ng ating kasalanan. So okay. Doon po makikita yung karakter po ng Diyos na justice. Kasi from the beginning, kaya kailangan natin ng justification because of this single word. We all are sinners. Yun yung kasi kung banal naman eh. Hindi mo kailangan yun. Tama, no? Kumbaga parang sa korte, pastor, sinong kailangan ng kapatawaran? Hindi yung nagkasala, yung may kaso. Kung wala kang kaso, wala kang kasalanan, at the first place, hindi ka naroon sa korte para i-verdict ng Lord na not guilty. Dalawa yun eh, no? Dalawang process kasi. Kasi kung may makasalanan, kailangan meron ding nag-justified sa tulad ng Panginoong Diyos na dahil sa pagmamahal niya. Amen. Gusto rin ng Diyos na maligtas ang tao eh. Amen. Yun yung buong process eh. At yung tao, dahil naging sinners nga sila, nag-fail, hindi niya maabot ang Diyos. Eh, ang Diyos ang umabot. Amen. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. O pero pastor, hindi natin pwedeng tanggalin na merong nagbayad. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagbigay ng justification ng free. Amen. May nagbayad nun kung bakit tayo na-justify. Yung nag-udyok nga sa Diyos, yan yung pamilyang pagmamahal. Ayan. Kasi may nag-udyok sa Diyos kung bakit niya ginawa yun eh. Amen. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love toward us. Amen. In that while we were yet still sinners, Christ died. Ibinigay niya si Kristo. Christ died for us. May nagbayad eh. Ayun. Kasi yun ang mahalaga dun, yung pagmamahal niya eh. Kasi pag wala yung pagmamahal eh, ano ba nang... Bakit naman magbabayad? Bakit naman mag-i-intervene pa ang Diyos? So yun yung isa sa process na siyang napakahalaga toward the word justification. Mahalaga po yung word po doon, Pastor, na why we were yet sinners. Oh. No? So talagang habang... Magpatawad siya, makasalanan ka pa. Opo, Pastor. Yun po yung unang estado kumbaga natin, no? Bago si Jesus, no? Ibigay po ng ating pong Panginoong Diyos Ama dito sa atin po, para mamatay po para sa... Napakagandang topic, ano? Na gusto nating talagang ma-share, may highlight itong program na ito, na itong process ng salvation ay... It's a finished product of grace. But before that, meron kasing prior, yung prior procedures or yung tinatawag nating man's status prior to justification. Kaya napakahalaga, Pastor, na ito sa generation natin ito, talaga maintindihan nila mabuti kung paano tayo naligtas. Kasi anong nangyari po kasi sa panahon natin ngayon, sinusurkat na lang po yung pangyayari po. No? Mm-hmm. Kapag tinanggap natin si Jesus, tayo maligtas. And yet, hindi alam talaga kung anong pinagmulan nito, mga bagay na ito. Kaya napaka tamang panahon po itong ating topic ngayon na kung saan na itong justification nga po. At sabi nito sa verse 9, much more than having now been justified by His blood. So kailan mangyari mga bagay na ito na mayroong dugo mabubo para tayo talaga ay mapatawad. So hindi nga po ganun kadali. Kailangan simulan natin sa simula bago ito ginawa ni Jesus Christ para tayo ma-justify sa ating mga ginawang kasalanan. Kasi ang ina-highlight lagi yung Romans chapter 10, which is true. Nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, nagsisi ka sa kasalanan mo, ligtas ka. Pero may prior eh. Kaya dalawa yung napakahalagang
paksain doon sa prior na yun, una sa lahat, na dapat malaman natin lahat tayo makasalanan. Oo. Pangalawa, dapat malaman natin lahat na tayo ay lahat powerless at ungodly. Ayun. Yung nature natin na yun. Oo, Pastor. O parang hindi po talaga kaya ng tao, Pastor, no? Hindi po natin kaya mga tao na ma-justify natin yung sarili. Hindi, wala eh. Powerless tayo eh. Opo, wala pong, ano eh, wala pong means ng, ano, kailangan mag-offer tayo ng mga ganitong mga animal, kagaya ng Old Testament. Di ba rin kung lobat lang eh, powerless eh. Oo. May magandang declaration si Christ dyan, Pastor eh. Uh-huh. Yung sinabi niya, na Father forgive them because they do not know what they do. Mm-hmm. No? So may connection ito eh. Dahil yung hinaan ng tao. Justified pa rin niya. Oh. Justified niya. So yun nakatulong yun sa justification. Binigay na niya talaga eh. Siya na mismo ang nagbigay ng paraan, no? Para ma-justify tayo. Kasi we are innocent tayo sa pasalanan. Although makasalanan tayo, hindi natin kasi alam. Kaya sinabi niya, they do not know what they do. Correct. Isa yan sa pinaka... kung tawagin na natin, parang ano eh, hindi masyadong naiintindihan ng marami sa atin yung proseso ng salvation. No? Kasi ang Panginoong Diyos mismo ang nagpaliwanag na katulad sinabi ni Pastor Rick, kaya nga ginajustify niya tayo eh. Na hindi nila alam kasi, Ama. Kaya yung pagiging mediator ni Jesus Christ, lalong na highlight. Eh, yun ang pinaka-main role ni Jesus Christ eh. Pagkakamagitan. No? To go in between, oo. To justify, paano kayo pagtanggol sa kabila ng kasalanan at kahinaan ng tao. Kumbaga, para mas madaling illustration po sa mga manonood, para po siyang attorney natin sa isang kaso. Meron po nag-aakusa sa atin, yung demonyo, inaakusahan tayo ng mga kasalanan natin, ng mga kamalian natin. Habang si Jesus naman yung nagtatanggol sa atin. Ano lang kailangan natin gawin? Maniwala tayo doon sa nagtatanggol sa atin. Ilagay natin yung faith natin doon sa nagtatanggol sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat, maging righteous sa harapan po ng ating Diyos Ama. Hmm. Ang problema kasi diyan, Pastor, yung justification ay merong dalawang panig ng paniniwala. Tayo, mga Bible believer, naniniwala tayo na ang justification natin is through Christ Jesus. Mm-hmm. Aso lang may mga ilang mga nagtuturo na ang justification nila ay dapat nilang paghirapan, dapat nilang pagdusahan. Mm-hmm. Ang tawag natin dyan eh, yan yung mga turo na karaniwang naririnig natin sa mga malalaking simbahan na sinasabing, sandali, mahalaga yung ginawa ni Kristo pero parang lumalabas kulang kasi kailangan may idagdag ka. Kasi kulang yung ginawa mo, kaya dapat maging tapat ka sa sakramento, maging maayos ka sa mga ginagawang mga religious practice. Pastor, no? Oh, yeah. Kasi parang lumalabas tuloy, sinasabi nating may kapangyarihan ng dugo ni Kristo, pero parang lumalabas sa storya, kulang. Kaya kailangan dagdagan mo pa. Ang gandang linawi niya, no? Yung ginawa po ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ay walang kulang. Hmm. Sapat na. Amen. Jesus paid them all. Oo, bayad na bayad eh. Oo, lahat eh. Hindi nagkulang yon. So, kung iniisip nung iba na parang kulang, sapagkat hindi naiintindihan yung proseso na ginawa ng ating Diyos sa magitan ni Kristo, si Kristo nga nagbayad eh. No? He paid the ransom in order for us to be justified. Now, ang word na grace, no? Baga sa ano, ginawa na lang lahat ng Panginoon para sa atin, ang gagawin mo na lang dalawa, magsisi ka at tanggapin mo. Amen. Pero hindi niya sinabi hindi mo dapat unawain. Dapat unawain mo rin. Amen. Kung paano ka nagsisi at paano mo tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung napakahalagang paksa ngayon na naging proseso upang ma-appreciate natin yung prosesong yun ng word na justification. Dugtungan ko lang po yung sinabi po ni Pastor James na may ilang pong mga grupo na ganoon nga po yung paniniwala kasi marahil hindi po nila naintindihan tong prior status natin na tayo ay powerless. Ano man gawin natin, ano man yung ating pagpupursige, eh hindi po talaga ito aabot sa pamantayan ng Panginoon bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ano lamang po yung umabot sa pamantayan, yung banal na dugo ni Kristo.
Kaya yung ating paniniwala at pagtanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yun po ay enough, actually more than enough, upang tayo po ay maligtas. Eh kasi naman yung pastor, yung pamantayan nila eh according sa kanilang ano lang, sa kanilang standard lang. Tradition. So mga tradisyon nila eh kung gusto mong gusto niya lang maligtas eh kailangan gawin nila ito. Oo, kung gusto niya lang mabawasan yung kasalanan nila eh dapat magpenitensya sila. Mm. Or merong mga ginagawang mga ganoon. Eh hindi natin naintindihan eh dati pa nga eh bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo at ibigay ng Panginoong Diyos Ama sa atin ito, eh meron na pong nangyari ganoon na ano po, ginagawa ng mga tao yun, pero hindi po naging sapat sa standard ng Diyos. Bakit po? Eh kasi marami pong marami pong kakulangan ang tao. At dahil doon, we are really separated from God. Kaya nga Romans chapter 3 verse 23, no? Yun po yung separation nating mga tao sa ating pong Panginoong Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yun. Yun nga ang pagkakaiba ng Diyos sa tao eh. Ang Diyos walang kasalanan eh. Ang tao, marami yan. Now, yung pong salvation is a finished product of Jesus Christ. It's a finished work. Amen. Si Kristo ang tumapos niyan eh. Hindi naman tayo eh. Dahil tinapos siya ni Kristo, nagbigay siya, nag-alay siya ng kanyang buhay, at sa kanyang banal na dugo, nilinis niya tayo. Kaya yung justification, eh kasunod pa nun eh, sanctification eh, Pastor. Oh, magkakasunod yan eh. Kaya nga, Pastor, yung salita ng Romans 8, sabi niya, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Now, i-clarify lang natin ito ng mabuti. No? Yung justification ay proseso ng parang lumalabas na sa korte tayo, katulad ng binanggit ni Pastor Ryan kanina. So, merong tinatawag na kabayaran ang kasalanan natin. Since kanina sinabi natin at sinabi ng salita ng Diyos na tayo'y makasalanan. Yung kasalanan na yon, eh may kabayaran yon, kamatayan. Eh sabi ng Romans, di ba? Okay. O ngayon, ayaw ng Panginoon, mahal niya tayo. Gusto niya tayong bigyan ng chance. Gusto niya tayong mabuhay. Ang problema, hindi natin kayang pagbayaran yung sarili nating kasalanan. At wala namang kumakwalify. Ang destined kasi sa kasalanan, kamatayan. Kamatayan talaga, Pastor. For the wages of sin is death. So yun ang dapat na maging hatol yun ng tao sa harapan ng Diyos. Actually, Pastor, yun na nga yung hatol ng Diyos eh. Humatol na ang Diyos yun, na yun, talagang mamamatay ka. Sentence na natin. Naalala ko tuloy, Pastor, no? Kasi yung background natin ngayon, parang Garden of Eden eh. Naalala ko yung sinabi ni Lord kay Adam. Sabi niya, for when you eat it, you will die. Pati amoy, parang ito yung pala amoy ng Garden of Eden. Pala yung antibacteria ata. Contra ko loob. Diyos, bago yung set natin. Eh. Bago. Ayaw lang ang luma eh. So itong justification na ito ay lubhang napakahalaga na maintindihan po ng isang mananampalataya matapos siyang maligtas. Kasi most of the time, talagang hindi natin naiintindihan yung proseso ng kaligtasan. But definitely, the Bible teaches us that there is a process bago dumating po doon. Ano. Kasi salvation, eh, katulad sinabi ko kanina, it is a finished work of Christ. Now, oversimplified, Pastor, na mga bagong mananampalataya ngayon na parang akala nila libre lang nakuha, nag-pray lang sila ng acceptance prayer, yun na yun. Although, sinabi naman ng Biblia na kapag tinanggap mo si Kristo, eh, mailigtas ka. Pero kailangan din bilang mananampalataya, maunawaan natin upang magkaroon ng value yung tinanggap natin. Kasi parang sa mga society natin pa, so pag libre, di ba? Tinatapon-tapon na lang kung saan-saan, parang hindi binibigyan ng pahalaga. Ano yan eh? Kumbaga sa ano, backbone yan ng isang Christian life eh. Amen. Kasi pag ang isang Kristiyano walang backbone, eh... Hina. Oo, kasi hindi mo ma-appreciate anumang bagay na kukuha mo sa madali. Madali mo rin iwan eh. Amen. Oo, tinanggap si Kristo pero hindi mo nabagong buhay. Kasi hindi po naunawaan paano nakuha yung salvation. Eh hindi niya hinanap eh. Hindi niya tinuklas eh. Ang isang responsibility ng isang anak ng Diyos ay hanapin niya, talamin niya. Yung pinagmulan niya at yung proseso niya bago niya nakamit yung kaligtasan. Amen. Kasi hindi mo na pagdadaanan eh, pero dapat alamin mo. Kasi si Kristo na nga gumawa nun eh. Amen. No? It is a finished work of Christ. It is what we call grace. No? Kaya nga, para maging mas madali. Kasi hindi nga makaabot ang tao eh. Hindi nila makuha.
Laging... Hindi nila makakamit kahit anong gawin nila. Kasi may hatol eh. Opo. Amen? Amen. Kaya siguro, Pastor, makikita natin kung bakit po ay sa panahon natin ngayon, maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano na, tumanggap na sa Panginoon, pero bumabalik pa rin sa dati. Because siguro dahil hindi nila talaga lubos naintindihan kung paano ang ginawang proseso ng ating Panginoon. Gaya ng binanggit po dito sa Romans, sabi dito sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yung freely na tinatawag dito, ito po yung bunga nga po ng grace, ng habag. But through Jesus Christ, tayo po ay tinubos. Kaya nga po, sa mga pagkataong ito, kailangan masik po natin mabuti, maungkat natin yung pinagbulan talaga. Kung bakit sa ating pagbalik loob, hindi natin babalikan yung dati kasi naintindihan natin kung paano tayo hinango ng Panginoon Jesus tungo sa kapahamakang ito. Tama, bibigyan mo ng pahalaga yun. Kasi pag hindi mo alam yung proseso, paano mo pahalagahan yung ginawang pag-aalay ng buhay ni Kristo, no? At ano yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa kaligtasan ng isang mananampalataya. Kaya Pastor, naririnig ko sa mga major mga groups, no? Lalo na yung mga nagtatawag na Christian group. Dalawa yung nakikita kong laging pinagtatalunan nila. Yung justification by faith at saka yung justification by works. Kasi yung iba, naniniwala sila na kailangan ng tinatawag na works para ma-fully justified ka. Pero pag binasa natin ang Biblia, kanina binasa natin yung Romans 5, no? Pag binalakan natin yung Romans 4, in-explain nga doon na si Abraham eh. Si Abraham ba eh, not justified by works? Eh, hindi eh. Na totoo lang, sabi nga niya, Abraham believed God and it was accounted for him for righteousness. Mm-hmm. Pag tinignan mo, ang ginawa lang ni Abraham, naniwala eh. O ang tanong, dahil ba si Abraham ay na-circumcised, kaya siya na-justified? Kung bakit siya naging Abraham? Eh sa totoo lang, bago pa siya Abraham, Abram na siya. At kausap na niya ang Diyos. Ang tawag doon eh, naniwala siya sa tinig ng Diyos. Pag tinignan mo, yung pagbabago ng pangalan ni Abram na naging Abraham, ay fulfillment ng promise ng Diyos sa kanya. Ngayon, pag naintindihan din natin tayo bilang mga anak ng Diyos, kung bakit tayo tinawag, sabi ng Biblia, we are called by His name. Kaya nga tawag tayo sa atin Christian eh. Na born again tayo eh. Kadikit ng pangalan natin ay yung pangalan ni Kristo. Eh kaso lang nga, hindi natin naintindihan yung justification by faith. Ang ginagawa pa rin natin is justification by works. Nawawalang bisa tuloy yung ginawa ni Kristo. Point of clarification kasi sa mga nakikinig, hindi po kami laban sa works. Kasi po, after being justified, after receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, then you become child of God. Ang product po, finished product po, ay yung sinasabi nating through the grace of God, we receive salvation. Now, hindi natin ikinakaila na mahalaga yung good works. Kasi yan po yung proof ng salvation. After a person being saved, ang kanyang bunga ay mabubuting gawa. May bunga po yan eh. Hindi po yung pagkatapos kayo maligtas, anong bunga mo? Wala. May ginagawa ka? Wala. Hindi po, hindi. Eh, hindi po yung proof. No? So there is a proof after justification to salvation. Pastor? Eh yun nga po nangyari kay Abraham, Pastor, kung maalala po natin, no? Yung bago na sabi ng Panginoon na talaga siya ay si Abraham, ay talagang totally na friend of God, naniwala talaga ng sa ating Panginoong Diyos, eh na-test siya, Pastor, hanggang doon sa time na talagang yung mismong anak na hinintay ni Abraham, eh yun ay pina-offer ng Diyos sa kanya. So it is a matter of belief na yun, makikita nga po natin yung product niya ng kanyang faith sa Diyos. Na maski yung anak niya na hinintay niya, Pastor, 100 years, eh ipinangako ng Diyos at pinaniwalaan niya hanggang maski pinapabalik, kumbaga, sa Panginoon yung buhay ng kanyang anak. Amen. Kaya yung ano, Pastor, yung circumcision kay Abraham, ay ano eh, finished product. Apo. Nauna na yung justification. Amen. Yung circumcision ngayon kay Abraham at naging pangako na ngayon sa buong lahi ni Abraham, eh finished product na yun ang nagawa ni Abraham. Ibig sabihin, hindi nag-circumcise siya kaya siya na justified.
Pag naintindihan natin yung justification, si Kristo kasi ang gumawa niyan, hindi tayo. Nung bata ako, pag narinig ko, sabi nila, sabi ng pastor, by the blood! Ano ba yung blood? Mm-hmm. Naintindihan natin, ano ba yung blood? Lahat na sila, blood! Parang... Madugo, pastor. Ano ba to? Ano ba to? Yung parang katayan ba ng hayop ito? May blood? Hindi, pag hindi natin naintindihan yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo, amen. Kaya every time we use the blood of Christ, no, something happen. Kaya nga po, nag-aaral po tayo ng Biblia sapagkat nais nating malaman pati ng ibig sabihin o yung kahulugan ng blood. Kasi part yun ng resurrection eh. Pambayad yan eh. Yung blood kasi, panlinis yan eh. Linis, kasalanan. Kala ko kasi, sunrocks lang panlinis eh. Ito blood eh. Ibang klase eh. Di ba, Pastor? Opo, kasi yung dugo po, it symbolize life. Di ba sabi nga po dun sa Romans na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yung sabihin, kailangan may magbigay ng buhay upang mabayaran yung kasalanan. So, yung dugo ni Kristo na walang bahid ng anumang kasalanan, yun ang minis sa ating lahat. Ng ating mga kasalanan. Yun yung nasa Romans chapter 5 verse 10. Amen. Na kung babasahin po ninyo, sabi when we were enemies, we were reconciled to God. Through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Kaya nga po yung kamatayan yung kamatayan ng kanyang anak ang nagbuklod sa atin na ang Diyos ay makipagkasundo na sa tao. Through His Son, Jesus Christ. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, without Christ, you cannot do anything. Amen. Kaya mababasa natin po sa maraming kasulatan sa Biblia, mas kina sa John chapter 14, verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po yung turo po na ang bukod kay Kristo may iba pang tagapamagitan, di po turo ng Biblia yan. Salungat po sa turo ng Biblia yan. Kahit na po anong gamitin yung medium dyan, wala pong itinuturo ang Biblia dyan, Pastor Mo. Wala nga, malinaw po yung Pastor na there is no other name under heaven which in which we will be saved but the name of Jesus Christ lamang, Acts 4:12, no? Kaya wala po dapat tayo na ibang mga pangalan pa na tayo po ay doon pa tayo mananalangin. Yung iba, kailangan pa nga po nila, Pastor, yung ibang pangalan na yun para sila po ay pumasa ng board exam, pupunta sila doon. Doon naman sa isa para mabuntis at makapanganak. Yung isa naman para sila po ay magkaroon ng iba't ibang magsasatisfy ng needs nila. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, all he paid all at siya po ang yun po yung pangalan na meron po tayong garantya, the name of Jesus Christ. Yung once and for all. Amen. Yung summit at the word. Amen. Once and for all. So hindi na kailangan yung Diyos ng pag-ani, Diyos ng araw, Diyos ng ulan, Diyos ng tubig. Meron kasing ganun, Pastor, di ba? Sa mga magbubukid, mag-aani. Opo. Mag-rain dance. God of, the harvest. God. Greek God. Pastor, hindi natawin lang mga patron saint. Patron saint ng harvest, patron saint ng mga doktor, iba-ibang mga Tapos kung gusto mong magkaanak, kasayaw ka pa dun sa isang simbahan. May aso pa nga eh. Opo. May mga Diyos ng aso, pusa, daga. Meron din ako, Pastor, nakita, Diyos ng mga bumbero, Diyos ng mga polis, meron din. Ibang naka-uniforme din, Pastor. Pastor, no? Naka-uniforme. Yun yung sa Romans chapter 1 na ang tao nag-imbe-imbento. Nag-imagine sila. Ang Diyos po hindi po ini-imagine. Because God is God before the creation of the world. Amen. He's God, He cannot change. You cannot create God out of your mind. Amen. Oo, nag-imagination ka na ang Diyos ganito. Hindi po nyo magagawa yung ganong uri ng pag-imagination that you could create a God, Pastor. Mahalaga po, Pastor, na ito pong topic po ba ng justification. Halimbawa, sa isang tao, hindi niya naman inaamin na nagkamali siya o may mga kasalanan siya o pagkukulang. Ito po bang justification na to, Pastor? Kailangan pa po ba niya maintindihan ito, Pastor? Yan po kasi yung isa sa mga naririnig ko po. Mabait naman ako. Ako naman po ay matulungin. So,
kailangan pa ba ng justification ng bawat isa? Oo. Eh napakalinaw po na ano po yun. Tayong mga tao, eh kulang po talaga tayo. Maski ano man ang ginawa natin, sabi nga ng Ephesians chapter 2 eh. Ano po yun? It is not by works. So that no one can boast. Usually we heard about the word free gift, di ba? It's a Amen. Gift. Sabi ng Romans chapter 5 verse 16, it's a free gift, no? A free gift means which came from many offense resulting into justification. Kahit anong dami ng kasalanan mo, kahit anong kulay ng kasalanan mo, kayang linisin ng Panginoon. If we only follow a simple instruction. First, that we recognize Jesus as our Lord and Savior, that He died and He rose again on the third day, and now He is sitting at the right hand of the Father. No? Kung naintindihan po natin yung mga step-by-step na ginawa ng ating Panginoon at tinanggap natin na tayo talagang makasalanan, then doon pumapasok yung justification, then you are justified. Then you are already qualified to have the free gift. Ganun lang ka. Kaya nga, Pastor, ito eh, dugtungan ko yung sinasabi nyo. Kasi kaya maraming tao nang sasabi, eh wala namang kasalanan eh. Yun, isa pa. Hindi ako pumatay, hindi ako nagnakaw. Mm. Bakit ko kailangan mapatawad o anuman? Kailangan forgiveness. So, kailangan liwanagin natin, itong justification is not for the sins na nakumit natin eh. Ito yung nangyayari pa noong umpisa pa. Ilahat ka kasi pinanganak ng makasalanan. Oh, yun nga, sorry. Doon may. Kaya marami nang sasabing gano'n na, ay, hindi ko kailangan niya kasi wala akong gawa. Mabait ako. Wala akong ginagawang masama. Mabait, ano? Yun. Yun ang kanilang kwan. So, ipaliwanag natin, itong justification is not doon sa maginawa natin ngayon, kundi in the past, na tayo i-declare na talagang makasalanan tayo, na hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Oo, sabi yung ginamit ng word dun, yung all, eh, no? All have sinned. Fall short, Pastor. Because it is a fallen generation. Amen. From the day that human being disobeyed God. The Garden of Eden. So nasumpa sila, ipinalabas sa Garden of Eden, and then the old generation of humanity from there on becomes fall unto sin. Declared sinner na, Pastor, eh. Oo, hindi sila makabalik, eh. Mm. Oh, powerless. Mm. Kaya, Pastor, yung mga tao, pag pinanganak sa mundo, automatically may kasalanan agad, eh. Maski ano pa lang. Kahit na yung pastor, anak ng pastor yon, pag pinanganak yun, may kasalanan pa rin, eh. Kailangan pa rin ng tagapagligtas. Oo. Amen. Hindi siya exempted, Pastor, eh. Hindi kasi napapasa yung kabanalan sa dugo. Kung meron sanang ganung ano, no, ID, exempted ka na. Parang, wala eh. Kasi ang kaligtasan po, individual. Amen. It is a very personal process. Kung pwede lang, ano, yung parang, oh, pakin na lang, kasi anak ko naman to eh. Tatay ko naman to. Oh, parang, pwede ipakisama, hindi. Hindi, kaya nga doon, Pastor, pumapasok yung ano, yung ibang paniniwala na hindi sila naniniwala na si Kristo ang justification. Kaya pumapasok ngayon yung mga penitensya, papasok ngayon yung mga katuruan na may purgatorio para unti-unti na may pagbabayaran. Ginawa na nga ni Kristo, gusto pa nila bayaran pa rin. Yun nga. Ayaw nilang maniwala na si Kristo na nga ang gumawa at nagbayad. Gusto nila, meron pa rin gawing iba. Para, alam mo yun, mapatunayan mo sa sarili mo na unti-unti, mapagbayaran mo yung kasalanan mo. Kaya nga umuso yung word na penitensya eh. Penitence eh, di ba? Oh. Kaya nga yung bureau natin sa pulungan, pangalan din dun, ano eh. Bureau of Penitence. Bureau of Penitence din, eh, Sir. Pinagbabayaran din yun eh. Ganito yan, ano? Hindi natin sinasabing walang nagbayad. Ang sinasabi natin, may nagbayad. Meron. Hindi ikaw. Ayun. Ang Panginoong Isus. No? So, sa pamamagitan ni Kristo, pinagaang niya yung sentensya natin. Eh, paano, Pastor, pag gusto ko ako magbayad, pwede ba yun? Di bayaran mo. Gusto mo yun. Pero, sorry. Bakit ka naman magbabayad nang may nagbayad na? Tama? Hindi, ayoko yung bayad ni Kristo. Gusto ko, bayad ko. Pwede ba yun? Eh, hindi nga umaabot sa standard ng Diyos yung bayad. Ayaw umaabot yung bayad ko. Kung pwede nga lang, di kanya-kanyang bayad na tayo. Oo.
AKB, ha? Maabot eh. Eh kung sanang pwede, Pastor, na ano po, no? Kung pwede sana, eh, di sana yung mga dati po, no? Eh di, hindi na kailangan, ano po, ibigay ng ating Panginoong Diyos ang Ama ang ating pong Panginoong Jesus. Hindi na sana. Kung kaya naman po niya ng Pastor. Eh kaso hindi nga niya lang maabot yung standard na binigay ng Diyos sa kanila na sundin eh. Maski binigay na ng Panginoon yung law. Gumagawa pa nga sila kadalasan ng mga excuse. At mismo yung kanilang offering ay ano, defiled na. Hindi na yun yung ninanais ng Panginoon. Nawala na po talaga sila dun sa tamang state nila sa ating po. Kaya yung pagbabayad, minsan ginawa pa ngang may pitong ama namin. Bayad ka ng pitong ama namin. Pitong sumasampalataya. May mga ganong bayad pa eh. Ang Biblia po hindi po nagtuturo ng ganon. Tingnan nyo, apakinggan nyo. Yung tinuturo po ng Biblia, yung definition po ng yung justification, ay may dalawang yugto, isang state, isang act. No? As a state, it means na nung ma-justify tayo, na void na yung offense natin. Unang-unang ginawa ng Panginoon, pinawalang bisa. E pag pinawalang bisa yung kasalanan mo, ano pang kasalanan mo? Ikalawa, we are declared not guilty. Not guilty. Pang pinukpok yung gong eh. Gabel. Yung gabel. Yung bong. Not guilty. Tapos na. Tapos na yun. Oo. Tapos, hindi lang yun. Inacquit ka niya. Inacquit ka niya sa guilt. Itong guilt eh. Ito yung spiritual side madalas eh. Pinatawad ka na pero hindi mo mapatawad sarili mo. May guilt ka eh. Parang, okay na. Hindi pa eh. Parang ganun. Gusto mo may kasalanan ka pa rin eh. Kasi gusto mo pagbayaran eh. Oo. At yung punishment na dapat na, amen. Diba, kung 6 years ka, kulong ka 6 years, tinanggal na yun. At yung pinakahuli, ginawa kang righteous. Imagine mo, tayo na makasalanan, ginawa kang matuwid sa harapan ni Kristo. Kaya nga tawag sa atin ng Biblia, Pastor, mga elect. Elect, tawag doon eh, matuwid, elect eh. Nakalimutan kasi natin yung terminology. Akala natin kasi pag elect, corrupt. nasanay kasi tayo na pag election. Elected yun. Pero dapat maintindihan natin sa Biblia yung... Kaya nga, iba yung sinasabi ng Biblia dun sa mga tinatawag na God's elect. Sila yung mga na-justified na ng dugo ni Kristo. Elect na sila. Kung elect ka na, pwede ka pa bang i-condemn? Pwede mo ba labanan yung judge? Sinabihan na ng judge, okay, wala nang kasalanan yan. Tapos na lahat. Close. The case is closed. Pwede ka ba magsalita pa? Sandali, mag-a-appeal pa ako. Supreme Court na yun eh. Ano na yun? Hindi na pwede yun. Hindi, sabihin pa lang natin sa RTC pa lang yan. Hindi, akit mo pa sa Court of Appeal. Babasahin din naman yung question eh. Ano yung naging kaso eh. It will not change. It will not change the same. Akyat mo. Sabi mo, hindi. Meron pa naman tayo Supreme Court eh. Di akyat mo sa Supreme Court. Ganun pa rin. The same. Hindi magbabago. Sapagkat malinaw yung argumento. As an act, sabi ko nga yung justification, it is the work of God by which what? Our sins are forgiven. And our relationship. Hindi na pinatawad ha. Pati yung relationship natin ay in-upgrade, binago. From enmity to fellowship. Ayun. Oo, dati kaaway ka ng Diyos, ngayon bati ka, kaibigan ka. I now call you friends. Oo. Restore, Pastor, yung relasyon dati. Yun kasi ang nawala eh, yung relasyon. Then you can call God now, Father. Abba, Father. Oo. And Jesus Christ as Savior, as Lord. As Lord. Na dati, hindi mo, tawagin mo man, pero hindi ka qualified. Ngayon qualified ka na. Because, of the love of God, and through Christ Jesus who gave His life for the remission of sin of the world. Amen. Yan. Praise God. O Pastor. Kaya isa nga po, Pastor, sa pinakamahalaga na kailangan maabot po talaga, tama yung sabi ni Pastor mo, na maabot talaga yung standard natin Panginoon Jesus dahil nga po dun sa ginawa natin Panginoon Jesus, ano po, na na-acquit tayo, not guilty tayo, at ginawa tayo matuwid. Gaya po na sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3, verse 9, sabi doon, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ's righteousness. So mula dun sa
bilang isang makasalanan, si Paul, alam po natin, dati makasalanan yan, labas sa Diyos talaga yan eh. Bata, nung natagpuan niya ang kanyang sarili, nagbalik loob sa Diyos, naiintindihan niya na dahil sa kanyang makasalanan, kaya ang ating Panginoon Jesus po ay ginawang kabayaran upang tayo po ay ma-justified, tayo po ay matubos. So at sa huli, ginawa tayong matuwid through Christ Jesus. Inamin po yung mga bagay na ito na hindi sa kanyang sarili, but through faith in Christ Jesus, kaya nangyari yung mga bagay na ito na pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen. Basahin ko, Pastor, yung ano sa second sa Galatians chapter 2. Sabi ng Galatians chapter 2, the verse is 16. Ang sabi dito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Mm-hmm. Even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Ang linaw naman, Pastor. Ano pa bang gusto nating mapatunayan dito? Ang linaw naman na ang justification natin kay Kristo lang talaga. At sa pananampalataya natin kay Kristo. Hindi talaga by works, Pastor? Hindi, kasi pag sinabi mong justification, may definition yan eh. Hindi naman basta sinalita mo lang yung justification eh. When we are justified, our sin are not only forgiven, our guilt and punishment are also canceled out. Amen. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi lang pinatawad yung iyong kasalanan, pati yung guilt at saka yung punishment, tinanggal lahat eh. No? Kinansel. Amen. Eh kung kinansel, edi wala na. Kahit pati hindi mo sa record, ano tawag ito? No absuelto. Ah, Pastor, walang ano eh. No record. No record, Pastor. Oh, no record. Ayun, para sa NBI, ano? No record. No regulatory record. Walang kasalanan. Walang trace. Walang iti-trace back. Na-erase yun, Pastor. Kasi wala, binura eh. Binura? Oh. So, why? Because the wages of sin is dead, we know. But we have repented our sins. In believing Christ, God forgive and remove the penalty of sin. Amen. Tinanggal. Mahalaga po kasi na tanggalin yun kasi sabi ng Biblia, kung sino man daw pong gustong lumapit sa Panginoon, eh dapat banal, walang kasalanan. So, importante po itong justification upang maunawaan po natin na upang tayo makalapit sa Panginoon, eh kailangan maunawaan natin itong proseso ng justification. Tsaka sabi po ng Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So nabasa pa natin yung peace, no? Kasi kung wala pong justification, wala tayong peace with God. Hindi tayo magiging one with God. So, unawain po natin maigi ito ating pinag-aaralan ngayong gabi upang mabigyan din ng halaga ano ba yung ginawa ng Panginoon po sa atin. Okay. So, meron ako sisingit. Oh, oh. Paano yan? Halimbawa, sabi na nga natin, naniwala na ako kay Kristo. Yeah. At sabi natin, na-justified na nga ako. Kaysa, Pastor, mabalik pa ako sa kasalanan. Ayun. Ganito yan, ano? Kaya nga, pinapaliwanag sa atin ang Biblia, yung proseso nun. No? Sa later part ng ating discussion, ipaliliwanag natin kung bakit hindi tayo kailangan bumalik-balik. Kasi ang nagdidesisyon bumalik, ikaw rin eh. Tama. Wala namang iba eh. Diba? Sino ba ang tumanggap kay Kristo? Ikaw. Sino ang lumabag? Ikaw pa rin. Yung proseso na yun, dapat maintindihan natin kung bakit hindi tayo kailangan bumalik. Kasi yung kapangyarihan o yung process ng justification, when we are justified, we are reconciled to God. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kaya ka nga justified eh. So that in the face of truth, ikaw ngayon ay inaring banal. Amen. Na pwedeng humarap sa Diyos. What does it mean? It means that we have made peace with God. Amen. Sabihin na ano, yun nga, dati kang kaaway. Oo. Dahil sa kasalanan, no, kaaway ng Panginoon Diyos because of sin. At yun, with Jesus Christ na atin pong pinaniwalaan at tinanggap, dun po makakaranas po tayo na meron po tayong friendship
sa Panginoon. Meron tayong relasyon sa ating Panginoon. We are not anymore enemies with God. Yung sinabi mo kanina, yung Romans chapter 5 verse 1. Diba? Opo, Pastor. So sabi niya, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No. Merong tagapamagitan eh. Mm. Ang Diyos ay namili ng isang tagapamagitan na pwedeng humarap sa Kanya at pwedeng magtanggol sa atin in between, Pastor. So we are reconciled to God. Mm. Mm. If we are enemy before, we are reconciled now. Mm. And because of that, we are called friends of God. Yan po, isa din pumanaw natin, Pastor, kasi makikita po natin picture na yan. Saan ba napalayo ang tao? Magmula yan yung nasa Garden of Eden po si Eva at Adan. Mm-hmm. At sila po ay, nakapag-disobey. And because of that disobedience doon sa nais ng Panginoon sa kanila, starting sa Genesis chapter 3, ano doon po, yun po yung separation na yun. Kaya kumbaga, doon naging enemies na magmula noon ang tao sa Panginoong Diyos. Mm-hmm. At kaya kailangan natin, nating mga tao, na ma-restore yung relasyon dati. Ngayon, dati, Pastor, pag nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao, kala Eva at Adan, sinasabi niya lang yung boses, Eva, Adan, nasa na kayo? Oh, ganun lang eh. Tsaka face to face. Face to face pa, Pastor, no? Hindi online. Pero because of that sin, we were really separated. Kaya mahalaga po na maintindihan po natin justification na ito, Pastor, so that we could be reconciled through the Lord Jesus Christ. Amen. Na Pastor, nakita ko kasi dito, kadalasan, yung pangunawa ng karaniwan, naunawaan lang nila na pinatawad na sila. Pero pagkatapos nun, yun na, parang okay na, napatawad na ako eh. The end. Mm. Nakakalimutan nila yung kasunod. Kasi yung justification process, pag hindi mo talaga naunawaan, meron kang tendency na bumalik-balik. Kasi parang nabigay lang sa'yo ng libre. Hindi mo naintindihan kung ano yung pinaghirapan ng Panginoon dyan. Kaya nga, naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians. Sinabi nga niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi niya, the life which I now live in the flesh, sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nakikita talaga na naintindihan ni Apostol Pablo na, sandali, hindi lang ako basta pinatawad. Ngayon, I have been crucified with Christ. Mm. Hindi na ako yung dapat namumuhay sa sarili ko. Christ lives in me. Pag hindi naintindihan nyo, parang andating tuloy, Pastor, parang may kasalanan ka, pinatawad ka lang, balik ka na ulit sa zero, pwede ka na uling magkasala. Balik ka lang ulit. Si Paul kasi, nakipag-share siya sa naranasan ni Kristo na kung paano si Kristo ipinako sa krus. Sinabi niya na parang ako din ay naipako sa krus. Mm. Tayo ba? Naranasan ba natin na maramdaman yung maipako sa krus? Parang kasalanan yan eh. Yung ginawa mong kasalanan, mas matindi yung pagbabago mo, paglapit sa Panginoon, kaysa sabihin mo sa Kanya, parang yung prodigal son, doon na lang, babalik na lang uli ako. Ang katulong. Oo. Kasi yung talagang nakaranas talaga ng kamandag ng kasalanan, talagang parang tandang-tanda mo talaga. No? Yung talagang gusto mo talagang bumalik sa Panginoon at talagang handang-handa ka ng magbago, magpabago. Pastor Peter, tama. Nga po yung Pastor, sinasabi na talaga sincere. Nasa pagbalik loob, mayroon yung tinatawag po na sincere from the heart na drive. Talagang talikuran na totally. Kasi naintindihan po niya kung paano ang Panginoon siya naghirap, dumanak yung dugo dahil sa katubusan, na-justify tayo. So sa kanyang pagbabalik, hindi niya kailangang balikan pa. Kumbaga sincere talaga siya. Ganun po si Paul eh. Kaya nangyari po noon, nung after na siya magbalik, talagang pinanindigan niya. Doon niya talagang pinamumuhay yung ganap ng pagbabago. Kaya hindi na kailangan bumalik. Kaya nakakalungkot nga po eh, na maraming tao po na nagpanata ngayon, sa sunod ito, panata uli. Para mabawasan din. Parang wala nang katapusan yun, ano? Wala nang katapusan. So, dito, i-break na po natin yan. Kaya ito na pagkataon na putulin na natin. So, ibigay na natin sa Panginoon ang buong buhay natin nang mamuhay tayo, gaya na bang ito, Pastor James, sa Galatians, mamuhay tayo na kasama ni Kristo na may ganap na pagbabago. Parang annual change yun eh. Hindi forever change. No? I-re-renew, Pastor. I-re-renew. Annual change annual New Year's resolution lang. Kasi yung penis work eh.
You know, we share what Jesus Christ experienced, no? Through Him, we have life. We found life. Eh, ang tanong, bakit babalik ka pa ba? Pagkatapos nun. Kasi kapag naintindihan mo yung process nun, hindi ka babalik eh. Hindi. Parang muli mo ipinako si Kristo. Ganun nga. Pastor? Yeah, yan yung ano, yan yung tanong sa Romans 6:1, Pastor, eh, sabi niya, what shall we say then? Mm-hmm. Shall we continue in sin that grace may abound? Mm-hmm. Sabi niya, certainly not. Mm-hmm. No? How shall we who died to sin live any longer in it? So patay na tayo sa kasalanan. Babalik ka pa? Huwag ka nang babalik. Huwag kasi babalik, oh. Patay ka na eh. Nabuhay ka na sa pamamagitan ng... Ibig sabihin, buhay ka pa sa kasalanan. Oh. Kasi nakakabalik eh. Nakakabalik ka. Ibig sabihin, makasalanan ka talaga. Hindi ka nagba... Hindi ka namatay. Oh. Hindi kasi pastor, ang intindi nila sa born again, niremodel lang yung bahay. Hindi dinimolish. Kaya nandun pa rin yung luma. Nandun pa rin yun. Oo, eh, nandun pa rin yung lumang sakit ng bahay. Ni-restore lang. Oo, dapat kasi hindi ano restoration ang lang. Larawan yun. Kasi ng Biblia dyan eh, namatay eh. Dapat dinimolish talaga. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Light. Oo. From sin, mula sa kasalanan, eh, nagkaroon ng kapatawaran. Mm. Nagkaroon ng reconciliation. At dahil doon, yun po ang nagiging bunga ng bawat isang Kristiyano na ipinaglalaban nila. Hindi lang yung sinasabing kaligtasan, kundi yung proseso nun kung paano ka naligtas. Yun ngayon ang nagiging bunga kung bakit ang mga Kristiyano na tinawag ng Diyos ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Maliban doon, tinanggap mo lang si Kristo, anong ginawa mo? Wala. Kasi hindi mo naintindihan eh. Yung process. Now, in totality, you're not really changed. Yun nga. Ang tinanggap mo ay hindi talaga si Kristo. Yung benefits lang ang kinuha, Pastor, tapos tinapon lang ulit. Yung benefits, oo. So, parang yung kwento lang po nung parable ng sower. Baka sila yung butong nasa ano lang, daanan. Narinig ang salita ng Diyos sa tuwa, pero wala rin. Kasi hindi talaga nag-sink in sa kailang puso. Kaya tayo po mga mananampalataya na tumagap sa Panginoong Jesus, magsaliksika po tayo ng salita ng Diyos. So pang maunawaan po natin, ano ba yung tinanggap nating salvation? Ano ba yung kahalagahan nito? At bakit ito mahalaga sa buhay po natin? So, yun ang reason why kung bakit ganito kahalaga yung salitang justification. Hindi lang yung repentance. Maintindihan mo lalo yung essence ng repentance pag naintindihan mo yung word na justification. Now, of course, we will continue to study this particular topic. By next week, we're going to open up a new topic about not just only justification. After justification, what next? Sanctification. Siyempre. Oo. Kasi dapat maintindihan natin, hindi lang naman tayo justified. Nililinis pa tayo. Amen. Ito yung nagbibigay sa atin ng mas malawak na kaalaman at pagpapahalaga sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Praise God. O, sige, magbigay na tayo ng huli nating mensahe para sa linggong ito tungkol dito sa word of justification. And then let's move on next week. Doon naman sa topic natin sa sanctification. Start tayo kay Pastor Fidel. Babasahin ko lang po dito sa Romans chapter 5 verse 9, sabi po dito, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kaya nga po napakahalaga na naway sa mga nanood po ngayon o nakikinig, naintindihan po natin mabuti ang tunay na kahulugan ng justification na through Christ Jesus, hindi po sa ating mga gawa, kaya po tayo naligtas, kundi dahil mayroong isang taong nagbayad para sa ating mga kasalanan. E nawa po, sa gabing ito, mabuksan na po ang ating mga kaisipan, ating mga puso, at hayaan po natin na ang buhay na ito na patuloy natin isuko sa Panginoon, mamuhay tayo na may takot sa Diyos, maglingkod sa Diyos, hayaan po natin na ang buhay na ito ay magbigay ng kahulatian sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa ating po mga giliw na tagasubaybay ng Bible Study on the Air, bago po tayo magtapos, baunin po natin itong salita sa Romans 5:18-19. Sabi po dito, therefore, as though one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came
to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. So ang pinapatungkol po dito ay si Jesucristo na nagbayad po sa ating mga kasalanan upang tayo po'y maging matuwid sa harapan po ng Panginoon. Kaya tanggapin po natin siya. Mamaya magkakaroon po tayo ng acceptance prayer. Tanggapin po natin ng Panginoon sa ating po mga buhay upang yung kaligtasan, yung paglipat po sa atin bilang enemy ng Lord patungo sa kanyang pagiging anak, upang ang mga biyaya pong kaakibat noon, yung karapatan bilang maging anak, yung mga yung buhay na walang hanggan, ay mapasa atin po. Mapagpalang kami po sa inyo lahat. Sa atin pong mga taga-subaybay, babasahin ko po ulit itong Romans 6 mula sa verse 1 hanggang 5. Sabi niya dito, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life." So pagkatapos po nating ma-justify, pagkatapos nating magsisi, mapatawad, na-justify tayo, kinakailangan po mga kapatid ay lumakad na tayo doon sa sinasabing newness of life. Baguhin na natin yung ating mga gawi. No, yung mga luma nating pagkatao, totally ibaon na natin, kalimutan natin, talikuran natin, panibagong buhay, buhay kay Kristo ang ating dapat na ipamuhay sa ngayon. Salamat. Sa bawat isa na patuloy po na nag-aaral ng salita ng Panginoon, kasama po namin dito sa Bible Study on the Air, let me give po yung aking pong last verse po ngayong hapon na ito, no, gabi na ito. Sabi po sa John 5 verse 24, sabi po dito, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life." Alam niyo po kapatid, napakahalaga yung ating pong naintindihan itong justification ng process na ito. Kapag babalik ako po kanina, ang ganda po nung sinabi po natin dun, eh, no? Yung death to life. Oo. Yung death na yon kapatid, eternal yon. So dito sa ano, sa mundo, sa ano, anywhere in the world, kapag sa justice, mayroon tinatawag ng reclusion perpetua. O habang buhay lang sila, ano, marahil nakakulong, no? O yung iba, na sentence sa death. E ito kapatid, yung sentence na ito, dahil sa kasalanan, we are sentenced to eternal death. But that sentence to eternal death, when Jesus Christ died on the cross, at doon ka, nag-put your faith, no, kay Jesus Christ sa ginawa niya at tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, then doon, ikaw ay absuelto na. Ikaw ay matatransfer na from that sentence to eternal death, makakamit mo yung eternal life. Kaya lagi nating balik-balikan kung ano man yung merong ginawa ang Diyos sa atin. Marahil wala masyado tong cost sa'yo in terms ng any effort. But Jesus Christ paid them all. Eternally, hindi po yan mabibilang ng anumang meron dito sa mundong ito. Kaya tayo po kapatid, bumalik sa Panginoon, tayo po ay mag-live according sa kanyang kalooban araw-araw. Amen. Yung mga tunay na na-justify ng Panginoon, katulad ng turo ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5, no? Basahin ko po dito, sabi niya sa verse 44, "But I say to you, love your enemies, bless those who cursed you, do good to those who hate you, pray to those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others?" Sabi niya diyan, "Do not even the tax collectors do so?" Ito yung
punchline dito sa verse 48. Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Alam nyo, hindi natin kayang iabutin yung perfection kung wala si Kristo sa atin. Kasi yung dugo ni Kristo ang perfect. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ang perfect. Siya yung perfect offering. Tayong lahat, imperfect tayo. Kahit napilitin natin sa sarili nating gawa, hindi natin kayang pagbayaran yung kasalanan nating lahat. Pero si Kristo, sa sobrang perfect niya, lagpas na nga eh, ang binagbabayaran na niya ay hindi lang yung dating kasalanan, kundi yung kasalanan pa ng hindi pa sinisilang. Ang tawag doon, Pastor, may credit pa. Credited. Ang tawag doon, ganun kalaki yung biyaya na binigay ng Panginoon ngayon sa atin. Sasayangin ba natin yon para bumalik lang ulit? Ano, para ma-justify lang din ulit? Dapat maintindihan natin na once and for all, nung tayo po ay naniwala sa ating Panginoong Hesus, crucified na tayo kasama ni Kristo. Magpatuloy tayo sa kabanalan at magpatuloy tayong lumakad sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon. The first act of human being towards sin is the word disobedience. So that disobedience became a slogan. But many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous, which is Jesus Christ. The message of justification is because that God so loved the world that He sent Jesus Christ, His only begotten Son, so that we who were under sin could be justified by receiving Jesus Christ, His Son, as our Lord and Savior. And the message of justification is very simple. We don't need to go back to sin no more. No more na. We will not go back because as we receive the Lord, we have been justified, and persons who are justified will continue to be justified as friends and being reconciled with our Lord until His second coming. Thank you so much. And kung sino po sa inyo ang nakatanggap ng mensahe ng kaligtasan, ang in-offer ng Panginoon that we could be justified, nanyayahan namin kayo sa simpleng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pangunahan po tayo ni Pastor Rick. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sapagkat nalaman ko na ako ay isang makasalanan. At tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. At ngayon nga, Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad, at hugasan mo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kasalanan upang ako ay makalapit sa iyo, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ikaw ay aking inaanyayahan upang pumasok sa aking puso at tatanggapin kita, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At magmula sa oras na ito, Panginoon, ikaw na ang mamumuna sa aking buhay, ikaw na ang masusunod, at ikaw na, Panginoon, ang magbibigay sa akin ng direksyon sa lahat ng aking gagawin. Panginoon, salamat po. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa ganun, Panginoon, ako'y mapasama sa iyong mga anak na tinatawag mong mga anak, Panginoon. At magmula sa araw na ito, Panginoon, ikaw na talaga ang aking susundin. Ang mga utos mo ay aking gagawin at aking susundin ang iyong kalooban. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen po. At in behalf of our crews and staff here at Bible Study on the Air here in Paranaque, and in behalf of our pastors from United Christian Fellowship, kami po ay sama-sama nagsasabi po sa lahat ng ating mga listeners that when you receive Jesus Christ as our Lord and Savior, you are justified. And being justified, let us continue to obey the Lord and follow those simple instructions from God. Let us continue to obey Him and declare that Jesus is Lord over, not only just over our life, but over everything that we have through Him. Pagpalain po kayo ng Diyos
At hanggang sa susunod na linggo, marami pong salamat sa lahat. Ito ang UCF TV.